Dahil sa mga alinlangan sa paggamit ng precinct count optical scan o PCOS machine, sinubukan ng ilang kongresista ang mga ito sa pamamagitan ng mock elections kasama ang ilang opisyal ng COMELEC at Smartmatic. May ulat on the spot si Jamie Santos. Jamie? Rafi, nagsagawa ng mock election ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms kasamang Smartmatic at COMELEC para tiyakin ang accuracy at veracity ng machine. Sinubukan ng mga kongresista gamitin ang present count optical scan machine sa idinaos na mock elections. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Elpidio Barzaga, kailangan nilang gawin ito dahil sa question ng ilang grupo sa veracity at accuracy ng PCOS. Sinabi ni Marlon Garcia na Smartmatic na gusto din nilang patunay ng kanilang paninindigan na 99.95% hanggang 100% ang accuracy ng kanilang makina. Ayon kay Garcia, noong nakarang eleksyon ay 100% ang accuracy ng PCOS machines na ginamit bagamat hindi 100% eksakto ang resulta ng bilang dito na boto pa kumpara sa manual counting. Pero kanyang nilino na ito ay dahil sa iba pang appreciation ng PCOS sa shading ng mga botante sa balota kumpara sa appreciation dito ng mga nagsasagawa ng manual count. Sa mock elections dito sa kamara, ginamit ang balotang kasing laki ng ginamit noong nakarang eleksyon at 11 posisyon ang ginamit sa sample mula presidente hanggang party list representatives. 1,000 naman ang makikilahok para bumoto dahil kailangan umano ng ganitong kalaking bilang para mas subok ang veracity at accuracy ng PCOS machine. Para makumpleto ang 1,000 boto, tig 10 balotang ibinigay sa mga kongresista para bumoto maging ang ilang miyembro ng media pinalahok na rin sa mock elections. Rafi, maaring abutin ng 2 araw ang mock elections dahil 1,000 votes ang kailangan mabuo para matiyak ang accuracy ng PCOS machines. At yan ang latest mula dito sa kamera. Balik sa'yo, Rafi. Maraming salamat, Jamie Santos.